mapupoint sa akin si Jesus at hindi ko makikilala si Jesus. Ginabayan niya ako through my walk. Pero nung kapon po na balitaan namin na nagkaroon siya ng primary lung adenocarcinoma. So, kahapon, hindi ko alam po anong mararamdaman ko. Kailangan ko maging strong para hindi niya maramdaman na mahina ako. Pero hindi talaga mapigilan na umiyak ka kasi nalaman mo na yung best friend na nag-point sa'yo kay Jesus is my cancer. Ngayon, ako na yung nagbibigay ng motivation sa kanya and prayers na makakayanan niya yun. Because God is miraculous God. Maybe may reason, pero whatever the reason is, we have the reason to trust to God only. Ayun naman po. At humingi din po ako ng prayers. Isama niyo po sa panalangin si Cindy Gomez po. To God be all the glory. Amen. Best morning po sa atin lahat. Hindi po aksidente bakit ako nandito. Meron po akong dalawang talata sa Bible. Gusto ko pong ma-connect sa aking patutuon ngayon. Mark 5:19. And he did not permit him but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. Mayroon pong nangyari sa akin buhay na hindi ko po makalimutan kailanman. February 14, 2021. Late ko na pong ipatotoo kasi ngayon lang po ako nagkakataon dito. Pero mag-aalas 4 po ng madaling araw, papunta po kami, nakapasok po kami sa trabaho. Eric. Lagi po kami naglalakad kasi hindi po, wala po kami sasakyan. Habang kami naglalakad, na hindi pa po umabot sa kalagitnaan, nararamdaman ko po yung yun po na po nararamdaman yung kakaiba ang pakiramdam. Nalilikit yung hangin dibdib, nahihilo ako, nananamlay ako, bigla ako nanghihina, yung bang nakikita mo kung naglalakad sa daan. Tapos bigla na lang akong tatabi at uupo. Ngayon, sabi sa akin ang aking kasama, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, wala, okay lang. Kasi doon ko lang naramdaman yung pakiramdam na yun. So, nagkukunwari akong okay na ako, tuloy pa rin sa paglakad. Pero hindi ko na ako kaya talaga. Kaya yung aking bag, na maliit na bag lang, pakiramdam ko yung napakabigat, binigay ko sa kanya. Kasi nahihirapan ako. Ang gusto ko lang makarating doon sa trabaho kasi gusto ko magpahinga, makapagpahinga, makaupo ng maayos. Sa awa ng Diyos, nakarating naman ako. At doon ako tumapat sa kamera para makita na aking employer. Sabi ko sa aking kasama, pakikontak na ating employer. Sabi mo sa kanya, may sakit ako, emergency, kailangan magdala ako sa ospital. At sa awa ng Diyos, kahit na alam ko yung oras na yun, na ako'y nakaka-istorbo sa kanya kasi mag-alas 4 pa lang, dumating siya. Sabi niya sa akin, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko, masakit yung aking biglaan na lang, nahihilo ako. Kailangan emergency ito, kailangan dalhin mo ko sa ospital. Parang awa mo naman. Sabi niya, walang ospital ngayon kasi sarado pa. Sabi ko, emergency po. Emergency ito, dalhin niyo po ako. Kasi nag-isip siya, sabi niya, maghintay ka muna kasi sarado pa talaga. Pero nagdasal ako. Itong talatang ito, Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Kilala ko po kasi yung aking amo. Nagkasama po kami ng higit isang taon sa trabaho. Kilala ko po siya. At alam, hindi po ako sure sa mga time na yon na pag natutulungan niya ako. Umasa na po ako sa Diyos. Sabi ko sa kanya, walang-wala kasi ako ng mga time na yon.
Sabi ko sa kanya, hindi mo ko papabayaan. Naniniwala ko na kahit yung leon sa mismong kaya mong paamuhin kay Daniel, kahit si Jonas ay kaya mong iligtas sa loob ng bunganga ng lubuhalang isda, kahit yung dagat ay kaya mong hatiin, naniwala ko sa kapangyarihan ng Diyos na hindi niya talaga ako papabayaan. Kaya sa awa ng Diyos, bigla akong sabi sa akin si Gerica, ayun, dinala niya ako sa ospital. Nakarating kami, napikot-ikot kami, matagal kami nakahanap ng ospital. Salamat sa Diyos nakarating. Kagad, in-examine ako. Sabi sa, pagkatapos ng examination, sabi sa akin ng kababayan, nurse, sabi niya sa akin, kabayan, lakasan mo ang iyong loob, hindi maganda ang iyong kalagayan. Kailangan mong madala sa malaking ospital. Nakita ko yung aking amo, palakad-lakad, papunta rito. Naalala ko, wala pala akong medical insurance. Kaya, hindi maganda yung, facial expression niya sa akin. Parang nagsisisi siya kung bakit dinala niya ako ron. So, nagdasal pa rin ako. Kasi alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Hanggang sa, lumabas kami ng hospital, hinanap niya ako ng ibang hospital, yung malaki. Sa awa ng Diyos, kahit na hirap na ako, habang nasa biyahe kami, palingon-lingon siya sa akin sa likuran kasi parang nanahimik ako sa likod. Parang gusto ko na matulog ng tuluyan. Ang hirap pala yung pakiramdam ng yung mga naka-heart attack. Kaya pala sila madaling natuluyan dahil sa hirap talaga. Naranasan ko na yun. So, sa awa ng Diyos, naipaso ako sa ICU. Ngayon, bigla nawala yung aking amo, iniwan ako muna paalam. Tapos yung aking cellphone, aking bag, wala, hindi ko rin nadala, naiwan ko din doon sa nurse station. So walang-wala, puro na lang ako doon kung ano kayong mangyayari sa akin dito, kasi ICU na to eh. So walang contact, yung aking mga, hinahanap ako kung yung makasama ko rin sa trabaho. Nangyayari yung hindi inaasahang nangyayari, pangyayaring iyon sa akin. Naniwala ko para maihayag yung kapangyarihan ng Diyos na siya yung kumilos sa buhay ko. Yung aking amo na naniwala ko na kahit siya mismo kayang hipuin ng Diyos yung kanyang puso, kanyang pang-uunawa para maligtas ako. Sa totoo lang, pinilit niya ako, dumating siya, sabi niya sa akin, kailangan mo lumabas. Kasi ang laki na ng bayaran ng ospital, ng 16,000 na, sabi ko. Hindi ko naman kasi, sa isip-isip ko lang, hindi ko naman kasalanan to. Eh kung binigyan mo ako ng medical insurance, hindi sana magkagalito. So yun, wala akong choice kundi lumabas. Lumabas ako hindi dahil sa advice ng doktor, against doctor's advice, kaya ako lumabas. Ang finding, heart attack. So, sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala kasi pag ikukuha kita ng insurance, ibabalik rin kita. Pero imbis na inasahan ko yung ganun, hindi yun ang ginagawa niya sa akin. Kung hindi, para niya akong binibinta, para niya akong pinasa-pasa. Tapos, kinukontrata niya ako, hihingan niya ng pera yung employer na mapupuntahan ko. Ganun ang nangyayari sa akin. Sa awa ng Diyos, kahit na hindi biro po yung aking naranasan, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, nangyari yung February 14, 2021, hanggang ngayon, hindi ko na nararamdaman yung biglang na-atake ako sa puso. So, pinupuri ko ang Diyos dahil... Amen! Hallelujah. Hallelujah. Amen.